Nasa ito si Petite! Hi mga kagoynatix! This is your ate, Ate Negi! At welcome dito sa Stars on Stars! Hindi tayo guest dito. Ano tayo? Ano ka ba? Ito yung show na walang host. Alam mo naman, dumaan lang tayo dito. Eh, nakita natin, bakante naman yung lugar at wala naman tao. Eh, di tayo na rito. Yung mga staff, ha? Yung mga staff. Gawin nyo na natin to? Gawin nyo ng guest kami, ha? Gawin nyo ng episode to. Bayaran nyo kami. Magkano ba bayad? Ay, ako, ano lang ako, dinuguan. Sa'yo. Scramble lang ako sa akin. So, parang ano, parang... Hindi kasi alam. Para ba yung paparamdam? Hindi ka hindi kaya ka malamig kasi wala kang ano, sira yung damit mo sa likuran. Hindi ganito, kasi ano, dito sa show na to, ito yung napapanood ko na wala naman host. Yes. So para magchichikahan lang tayo, napapanood ko to eh. Napanood ko rito si MC Lassie. Yes, napanood ko nakakatawa si... Si Kuya Long, si Kuya Yanni, nag-yes. Yes! Diba? Ba't hindi mo ba yung taas? Dapat ganun, pagkagaganun. Eto na. Hindi. Eto na. Kung makakagat ka ng zombie or makagat ka ng vampira, anong pipili mo sa dalawa? Zombie o vampira? Yung vampira, hindi ko yung pipiliin. Bakit? Kasi unang-una, kakagatid ako. Lolobo yun, no? Ang dami mong... Hindi. Ang dami mong dugo. Oh. Wow! Hindi, yung vampira kasi sa legs sila, di ba? Eh, wala naman akong leeg. Okay. So, paano? Yung zombie na lang. Zombie. Ay, ayoko ng zombie. Parang gusto ko yung vampira. Kasi pag kinagat ka ng vampira kasi, parang di ba hindi ka na namamatay nun. Tapos, magiging vampire ka na rin. Ano yung hindi mamamatay? Immortal ka na. Huwag kang ano. Saka hindi, alam mo, ako naman, pabor ako dun sa sagot mo na zombie. Kasi pag kinagat tayo ng, so, alam ba, nagka-zombie, kakagatin tayo. Makakatakbo pa kami, ikaw ang munang kakagatin. Siyempre, sa'yo palang busog na yung mga zombie. Wow! 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 Siyempre, hindi ka naman makakatakbo, di ba? Bakit yung makakatakbo? Alala mo yung nakipag-riot tayo. Di ba, hawak mo lang chinelas. Kami yung nakikipagbanatan. Eto na, ano ang mas pipiliin mo, Petite? TikTok or Instagram? Siyempre, pipiliin ko. TikTok. Ayan. Ayan, mahiwagan salamin. Ganyan, mahiwagan salamin. Ganon. Taas mo yung kinilig. Instagram na lang. Ikaw, ano pipiliin mo? Oh, ayan, syempre ba TikTok tayo yung mahiwagan salamin. Ay, ganon. Gusto ko talaga yung gumagano talaga, ganyan. Dapat na taas yung kamay. Ayoko mag-Instagram na lang ako. Instagram na lang tayo. Oo, nakapagod. Miningal ka. Pero TikTok talaga ako. Oo. Eto, kung magkakaroon ng commercial, o magkakaroon ka ng commercial, or magkakaroon ng pelikula, ano mas pipiliin mo? Pelikula. Anong ano mo? Gusto kahit na sa pelikula, kasi yung pelikula, kahit lumang-lumang pa yun, pwede pang buhayin yun. Talaga? Yung commercial kasi, di ba may mga nawawala na produkto. Oo. So hindi ka na existing, di ba? Pelikula talaga. Ako commercial. Bakit? Parang siyempre mga skincare, gusto ko yun. Kasi pangarap ko yun eh, pakialam mo. Skincare? Kaya nga. Skincare kaya nga gusto ko matry. Kung Diyos ano. Ko, hilamos nga, hirap ka. Wow! Talaga? Hindi ako, anong commercial? Kasi yung commercial, di ba yung parang mga ATV yung, di ba, yung mga ano, yung nakaganon siya. Saka yung Alice Dixon yung gumagano, I can feel it, ganon. Wow! yung ano, yung galing ka sa... Yung mga pakmaganda talaga pinipili. Yung galing ka sa tubig, tas lulutang ng ganon. Yung, wow, ang ganda mo naman, yung ganon. Pwede ka naman magano ng tuti oil, yung ganyan talaga. Okay, ako, eto naman. Manalo sa loto or makita yung soulmate? Ako, ano, yung soulmate? Ako hindi. Ano? Manalo sa loto. Kasi pag marami kang pera, ang dami mong soulmate. Hindi, ako. Yung totoo ha, yung totoo, na makita mo yung soulmate mo. Kasi syempre, di ba, yung pera kasi madaling kitain yung pag nagsipag ka. Pero yung soulmate kasi ikaw, ang dami mong nakikilala. Di ba lahat yung niloko ka? Pati ko, wow! Ikaw naniniwala sa estado mo yan, naniniwala ka ba sa soulmate? Wow, bakit? Bakit? Alam mo hindi pa huli ang lahat. Hindi. Si fairy tale nga, hirap ka, soulmate pa kaya. Tigil-tigilan mo nga ako. Pero ako, soulmate ako. Ayaw mo ba makita ang soulmate mo? Ayaw ko. Gastos na naman yun. Alam mo, isa lang napansin ko sa'yo, mas payat sa'yo yung anino mo. Ba't hindi ikaw ang humiga sa'yo yung makapoy mo na? Hindi napansin ko na. Eto, may maganda. Oh. Mahal mo or mahal ka? Gusto ko yung mahal ko. Bakit? Kasi pagka sinabing mahal, yung alam mo yun, yung kahit marami kayong pagdaanan, magkamali, maraming bagay man siya na magpagkukulang sa'yo, pwede mo siyang patawarin kasi nando doon yung salitang love. Ilan doon naman, mahal nga eh. Ako ang gusto ko, mahal ako.
Kasi lagi lang ako nabibigyan ng pagmamahal. Ikaw, kasi hindi ka maganda. Wow. Beauty queen, oh. Nakahiya-hiya naman ako sa'yo. Inaaway mo ako, namimili lang naman tayo. Eh kasi sinasabi mo, Chesera, kahit hindi totoo yan. Wow, ako talaga. Bago sumikwento ko dito yung sa... Okay, tama sa lang. May bataan, nagpapa... Tama lang naman. Di ba lang, sesend ka ng pera? Okay na, okay na. Tinanggap ng jowa mo, binalik sa'yo. Huwag ka... O, oh, ito lang, pumili ka. Maitim o mataba? Ako maitim. Ako, maitim din. Ako hindi. Kasi kung bakit ako si Negi ngayon, because of my color. Di ba? Oh. Kaya ako naging Negi dahil doon sa maitim. Kaya, kumbaga, ang laki ng binago ng buhay ko dahil doon sa skin tone ko. Tsaka maganda ka, idol kita, kaya pinili ko maitim. Totoo. Kasi mahirap maging isang mataba. Bakit? Ang hirap kayo maging mataba. Diyos ko, kada kilos, kada hakbang, konting galaw, pawis, hingal. Totoo. Ang hirap, promise. Kahit sa pagtulog, nahirapan ka. Siyempre. Bakit? Sa pagtulog, normal lang naman ang pagising. Dali lang naman gumising, tatayo ka. Yung mga normal kasi, ang ginagawa nila, babangon lang. Pag matataba, hindi. May proseso. Kailangan mo gumulong ng apat. Apat na gulong. Tapos magpapalaglag ka. Tapos? Luluhod siya katatayo. Okay. Maghirap. Oh, yung mga normal na tao, pag maliligo sila, ang dala nila, sabon, conditioner, shampoo, tuwalya. Hindi naman ang normal na dala sa CR. Kami ibang dala namin. Ano? Shampoo, conditioner, tuwalya, sabon, tinidor. Oh, bawal kumain sa kusina. Hindi naman para kumain. Ano? Minsan kasi pag nalalaglag yung sabon, hindi namin madadampo, titinidorin na. Nakakakainin. Ganun pala yun. Kaya pala may dala kang tinidor. Yes. O, nako, anyway, eto na. Siyempre, yan pa lang yung mga icebreaker question natin. Ooh. O, eto, ano lang naman to, katuwaan lang naman to, yes. Friend, Bilin. Kasi, siyempre tayo, napapanood tayo lagi ng mga tao sa mga vlog, sa TV, na lagi tayong masaya. Eto na yung... Bicolano kay Puan, kailangan talaga kasi choice natin maging masaya. Importante talaga yun. Correct. Number one rule ko yun sa buhay na maging masaya habang nabubuhay ka pa. Totoo. Kasi baka may pagsisihan ka sooner or later. Tama yun, tama. Pero eto ha, kasi may mga gusto rin akong itanong sa'yo na gusto ko rin marinig yung sagot mo at gusto ko rin marinig yung mga gusto mo itanong sa akin. Yes, marami lang tanong sa'yo. Na hindi ko pa, kagaya nung bakit hindi ka nagda-diet, yung gano'n. Ako, ang init-init lang, pero naka-close neck ka. Ano ka? Waiter, bakit? Wow, ikaw nga nakamaong parang, ano to, pagkatapos ng upuan na naman. Nakakatawa yun, kuya. Hoy, humanin! Hindi nga tayo guest dito. Pinilit lang natin sila na i-guest tayo. Sorry, baka basagin ko yun. Hindi, eto na. Ang unang tanong manggagaling na sa akin. O, sino gusto mong unang magtanong? Ay, bato. Jack and Poy. Dito na, sa kabila. Okay. Bato, pick. Okay, una ka. Okay, ang tanong. Nung bata ka pa, nung bagets ka pa, anong sinusulat mo sa Islam book na ambition mo? Di ba sumusulat tayo? Ako, naalala ko nung grade school ako, parang lagi ko sinusulat lang. Isang magandang-maganda na farm. Tapos, siya may puno. Yung usually na may bahay, na simpleng bahay, may kalabaw. May ibon. Na parang sabi ko, pagka dumating ako sa punto na kailangan ko nang mag-retire sa ginagawa ko, parang mas gusto ko dun tumira. Ah, yung payak na pamumuha. Payak na pamumuha. Yung simple, pero tahimik. Uh-oh. Alam mo, yun... Gano'ng kasimple yung bihira ka mag-toothbrush, bihira ka balito. Hindi ganon. Yung parang hindi naman sobrang garbo, hindi naman sobrang, yung nakakaraos ka lang everyday. Saka, kasi important, kaya pala nung sabi kong gano'n, di ba yung mga bata ngayon, yung mga bata, excited silang tumanda, nakakala nila ang saya-saya maging matanda. Di ba? Hindi nalalaman ng mga kabataan ngayon na pag tumungtong ka ng tamang edad mo, puro marami kang pagdadaanan na mga bagay na kailangan maging malakas ka, di ba? Tama. So, kaya mas gusto ko yung... Parang kailangan, pag matanda ka, kailangan protektahan mo yung yung peace of mind mo. Tama. So, ang ibig po sabihin na okay lang ng mga bagets tayo na medyo struggle sa buhay para pag tumanda tayo, handa tayo. Oo. Ay, ang ganda. Basta enjoy nyo lang yung pagiging bata ninyo. Yes. Meron kasi rin nagmamadali. Huwag nyo madaliin. Enjoy nyo lang yung buhay ninyo na, guys. Ayan, ang ganda-ganda ng tanong ko sa'yo, ha? Eto, anong madalas mong isagot kapag tinatanong ka nung bata ka, nung anong gusto mong maging din?
Ang gusto kong maging nung bata pa ako kasi I'm all the way from Bicol region, Legazpi City. So, pangarap ko talaga makapunta ng Manila. Kaso nga lang, dahil ang layo-layo, pag may dumadaan sa amin aeroplano, ang ginagawa ko, babay ako ng babay. And, ganyan? Ganun ang babay eh. Ay, napa-flying kiss na lang ako yun. Basta buwan nagbababay ako sa aeroplano. Kasi ang babay, ganun. Yeah. Ay, sa amin sa Bicol, ganun lang. Hindi, may ganun ba pag sa lugar? Oo. So, pinangarap ko yun, nasabi ko, sana dumating ang panahon na maging piloto ako. Ah, okay. Makapag-drive ako ng aeroplano para isasakay ko yung buong pamilya ko. Makakapunta kami ng Manila. Yun lang, gusto ko lang magpunta ng Manila. Ah, okay. Kaya ako, yun, pero hindi ako nabihiyan maging isang piloto. Oo, kasi mahirap kasi sa totoo lang. Yung, hindi mahirap. Actually, nahihirapan ako dun sa pangarap mo kasi kung magiging piloto ka, aeroplano, tapos sa loob ng aeroplano, another aeroplano na naman. Ano to? Wow. Ayoko lang. Meron lang, serious tayo dito. Hindi, ayoko na. Ayoko na maging piloto talaga. Ano na lang? Ayaw mo maging tanke na lang. Okay. Pero ikaw, ano pangarap mo talaga? Nung ako, gusto ko maging ano talaga. Sumali sa Miss Universe. Hindi, ako gusto ko maging teacher. Teacher? Oo, gusto ko siya maging teacher. Kaya lang hindi ako nabigyan ng pagkakataon na matapos yung pag-aaral ko. Eto, nakaranas ka na ba ng bullying sa school? Oo. Anong nangyari? Eto sa build kong to, kasi gaya ng sinabi ko, bata pala, medyo malaki na. Yung bully. Oink, oink, baboy. Yung mga ganun. Pero dead ma ako. Halimbawa, ano, makita mo ngayon yung taong nambubuli sa'yo ngayon, ano yung gusto mong sabihin? Patay na eh. Hindi, halimbawa nga, kung nakasalubong mo siya. Eh, siyempre tatakbo, patay na yan. Siyempre tatakbo. Patay na nga. Makakatakbo ka ba? Gugulong na lang. Hindi, actually, yun ang bully sa akin. 3 years ago, nagkaroon kami ng reunion, nabalitaan ko patay na. Ah. Pero hindi ako nagtalim ng galit, ah. Hindi. Kasi that time, hindi ko pa naman alam na bully ang tawag doon. Ngayon ko lang na-realize yan na may ganun pala. Ah, okay. Ako din naman yun nung bata. Di ba nung bata? Kantsaw-kantsaw ang tawag sa amin. Ako din, merong ganyan sa akin na bubuli. Oh, nabuli ka. Tapos, as in, talagang loko-loko siya sa school namin. As in, ano. Eh, alam mo naman ako nung ayun. Nagulpi ko eh. Hindi, biro lang. Ngayon, friend kami, nasa Australia siya. Ah, talaga? Yeah. Ako rin magtatanong. Sige. Kailan mo nalaman na marunong ka palang magpatawa? Hindi ko alam na nakakatawa ako. Parang ako din yung parang bankero dun sa inuman, sa grupo namin. Tapos hindi ko alam na, oo. Tapos natatawa daw sila sa boses ko kasi nga palaging paos. Tapos na parang, ano, hindi ko alam eh. Kasi alam mo yung pagpapatawa kasi ano yun eh. Natural eh, di ba? Oo, hindi, ako hindi ko rin aram. Basta chika lang ako ng chika, nakakatawa na pala ako. At alam mo ba, eto ha, para sa kalaman ng lahat. Oh. 2000, nagkita kami ni MC. Ah, akala ko munti ka lang pumutok. Wow. Hindi, madami. Nagkita kami nagkita ni MC tapos. Sa park ng Legazpi City. Okay. Nakita niya ko. Ah, oo. Oh. Pangalan mo pa naman, Madonna. Oh, di ba? Oh. Ang babaeng cobra. Madonna pangalan mo dun, di ba? Si MC. Tapos nakita niya ako, nagpe-perform ako sa video 5. Oo. Katakanta. Sabi niya, uy. Sabi niya, ayun. Ano sabi niya, oink? Ano? Uy! Akala ko, oink. Oh. Sabi niya, uy, ayaw mo ba mag-ano, comedy bar sa Manila? Tapos? Sabi ko, gusto ko po, kaso hindi ko po alam. Okay. Pa-Manila ka, tapos hanggang sabi ng pa-Manila ako, pumunta ako sa The Library. Nag-audition ako. At yung time na yun, natanggap ako noon. Tapos, ka sa akin eh, no? Oo, after 3 years, tsaka kami nagkita ni MC. Ate, salamat. Oh. Talaga? Oh. Ako naman, ano, parang hindi talaga ako, ano, hindi ko pangarap maging stand-up comedian. Parang nag-ano kami noon, parang mga kasi uso yung mga lip-sync contest nung araw. Drag. Oh, the drag queens, di ba, natawag ngayon. Mahilig kami sumali sa ganun, yung mga ano, lip-sync contest. So, nag-impersonate ako Whitney Houston, Spice Girls, kami nung araw. Iba naman kasi yung Spice Girls ang dating. So, in-impersonate namin yun hanggang sa nagkabuwag-buwag nga. Tapos, sinama ako ng kaibigan ko. Sabi niya, halika punta tayo Malate.
Tapos siya kakalang... Tapos ako, hindi ko nga alam na audition yun. Tapos nagustuhan ako na may-ari. Tapos ngayon, pagka pupunta kami ng mga comedy bar, yung mga kasama kong mga Becky yan, sila Jeka, sila Echo, sino ang mga naalala ko pa, si Fuji ko, hindi sila natatanggap kung yung nakukuha. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. Doon na tayo nakita sa library. Yes, sa library. Nauna ka sa akin ng isang taon, no? Oo. Okay. Ano-anong racket ang pinasok mo bago ka mag-stand-up comedy? Ako, ano? Para kumita ka ng pera. Okay. Ako, hindi... Yung totoo, ha? Hindi, nag-boneless ako. Di ba dati kong trabaho, nag-boneless ako naman? Kasi family business namin yun, boneless bangus. Kasi parang late na ako nakapasok ng singalong ng parang 20, magta-30 na ako. Arista. Parang nagbo-boneless ako ng bangus sa nabota saka sa malabon, sa mga palengke, nagtatanggal ng tinik ng bangus. Ikaw? Ako kasi talaga sa Bicol, parang yung sa production staff ako tsaka talent scout ang tawag ba doon? Mm-hmm. Yung kumuka ng mga magsasalit. Mahilig ka talaga sa entertainment. Hindi, sa beauty pageant. Kaya nga. Yung mga ganon. Oh. Yung sasali ka sa beauty pageant. Oh. Tapos yun. Eto na. Sino nagbigay sa'yo ng scream name na Petite at bakit mo nagustuhan? Si Kuya Danny ng The Library. Danny De La Cruz. Yes, Kuya Danny. Parang kontra sa ano. Oo. Ako naman si Mimi sa GGB. Buti nga Negi lang hindi ate. Kasi ngayon tawag sa akin ate Negi, parang pinatay. Kaya sabi ko Negi na lang. Para ate Negi, parang pinatay. Negi na lang po, ha? Next time Negi na lang po taro ninyo. Eto, kapag pumayat ka, ano ka siniswerte? ayoko na lang. Hindi, biro lang. Abang ka. Hindi, biro lang. Eto na. Kapag pumayat ka ba, extra lunch na ba ang bagong stage mo, name mo? Hindi. Hindi siguro. Okay. Tsaka wala akong balak magpapayat. Kung magpapayat man ako, hindi dahil magpapasexy. Parang health-wise. Health-wise lang. Yun lang. Pero kung magpapasexy lang, parang no. Oh. Hindi. Eto na. Ikaw naman magtanong. Ako naman. Puro lang ikaw. Kapag pumuti ka ba, is Snowy na ba magiging new stage name mo? Pag pumuti ako, Snowy, hindi siguro. Parang yung pa rin ang pangalan ko. Saka wala akong plano magpaputi. Kasi dati kasi parang nagplano ako, ang nauso yung mga gluta-gluta, di ba? Nagpagluta ako. Nagtataka ako, ang dami ng sinasaksak, talampakan lang yung pumuputi sa akin. Feeling ko lumalaban yung dugo ko sa gluta. Nagugluta-gluta nga siya. Di ba ikaw nag-diet ka nga, yabang-yabang mo? Sabi niya, nagda-diet ako, bes. Alam mo, hindi ko lang tinuloy yun, promise. Bakit? Kasi nag-diet ako nung una. Mga first 2 days, parang talagang nahirapan ako. Tapos hanggang sa nag-3 days, sa nag-4 days na, hindi ko na kinaya. Bakit? Alam mo, nakikita ko na yung mga... ninuno kong patay na. Sinasama ako. Ilong-ilong ka. O yung tatay ko, te. Nakaupo. Patay na. Halika na. Niyaya talaga ako. May pintuan na maliit na maputi. Pinapapasok ako ng tatay. Hindi ka naman kasya. Hindi naman ako kasya. Wow. Ako hindi, siguro. Kasi para kaya kita mo ang hilig ko magdagat. Oo. Yan kasi yan. Dati kang pusit. Wow. Ikaw nga dati kang balyena, may narinig ka sa akin. Pusit ka. Hindi, talagang ako hilig ko talaga magdagat. Kasi laki na botas ako dito. Oo. Eto, ako naman may tanong sa'yo. Ha? May tanong naman. Halimbawa, halimbawa papayat ka. Ano kasi niswerte yun? Hindi. Anong ginagawa mo kapag hindi bumibenta yung mga jokes mo? Ay! May mga ganun talaga na hindi naman talaga lahat ng jokes ibenta. Oh. Hindi lahat ng jokes nakakatawa. Oh. So pag may isang joke ka, kasi ako mahilig ako magsulat, pag may isang joke ako na hindi nakakatawa, humingi ako ng tulong sa mga katrabaho ko. Kailangan may revision. Sa tulong naman, nagiging okay. Okay. Ako naman, pagkaganyan, hindi nakakatawa. Deadma ako, diretso lang. Talaga. Kasi not all the time nakakatawa kayo. Pero kasi yung... Ang joke hit or miss, di ba? Kaya nga, halimbawa hindi nakakatawa, humingi ako ng tulong kasi sayang naman nung material, di ba? Magaling kasi si Petite sa anong... Eto, may tanong... script, no? Magaling ka sa ganyan. May tatanong ako sa'yo. May joke bang binitawan ka na pinagsisihan mo? At ano ito?
Parang ano, sa ano ko, sa experience ko, parang ano eh, natuto kasi ako sa, nung nag-jester na ako, napunta na ako sa TV. Iba yung comedy sa mga comedy bar at iba rin yung atake mo pagka nasa big screen ka na. So, minsan hindi naman pinagsisihan. Siguro yung minsan na biro mo ng sobra. Yung nabiro mo na, kasi di ba, nung panahon kasi nung bago-bago tayo, ang lala ng ano, di ba? Ang lala ng mga comedy-comedy. Oo, sakitan, slapstick, okay lang yun. Slapstick, okay. Pero wala naman ako sobrang na-open. Na, ako gusto ko lang to. At sana... Ikaw yung kinikwento mo. Oo, at sana eto, yung na-offend ko, sana mapanood niya to. Oo. Kasi nangyari to, na hindi pa masyadong sensitive pag nag-joke tayo. Kasi wala pang social media that time. Oh. Eh, sumulan ako sa social media, sobrang sensitive. Ang hirap-hirap na magpatawa kasi lahat entitled na. Pero yung nangyari to sa akin, kasi dati, di ba pwede natin pagtawanan yung may mga kapansanan, yung pilay. Actually, hindi naman dapat talaga. Oh, pero dati, nagagawa natin material. Nagagawang material yon. Ngayon, hindi na pwede. May isang pagkakataon na may kinuwento ako about may kapansanan. Okay. Tapos tuwang-tuwa yung mga tao, nagpapalakpakan sila. Kumbaga, habay na habay. Okay. Tapos lumapit sa akin yung organizer, kinukongratulate niya ko. Ang saya-saya, okay. Ang galing-galing mo. Okay. Hanggang sa pagpunta ko sa backstage. Kasi ano to eh, reunion, grand alumni. May nagbigay sa akin ng $50. Tip. Ah, binigyan ka? Parang binigyan niya ako. Kasi sobrang ganda nung show. Oo. Binigyan niya ako ng $50. Okay. Tapos nung binigyan niya ako, sabi niya, congrats, ang galing-galing mo. Pero may isang material kang ginagamit. Yung may kapansanan. Alam mo ba na kaming mag-asawa, gabi-gabi, umiiyak kami. Bakit? Kasi may anak kaming ganon. Okay. Hindi maganda yung joke. Okay. Parang binungusang na ng malabig na tubig yung... Alam mo, sabi ko sa kanya, sorry, wala po akong intensyon na masaktan po kayo. It was only a joke. Alam mo, sinabi niya sa akin, gusto mo barilin kita. Kaya ngayon, simula nun, I see to it na yung mga sinusulat ko, wala akong masasagasaan, wala akong ma-open. Ang laki-laking lesson yun sa akin. Okay. Na dapat pala talaga hindi gawing subject yung mga ganun. Actually, kaya ako nanonood siya, I'm really, really sorry. Sa ano, ako naman kasi, na-apply ko yan nung sa comedy bar natin, di ba? So, nung nag-jester ako sa isang show, sabi ko, hindi mo pala pwedeng gamitin yung mga joke natin sa comedy bar sa labas, sa big screen or kaya sa labas, di ba? So, dapat talaga, ano, kung pwede yung sarili mo gawin mong material. Tama. Di ba? Ano? Okay, next question. Pero ano ginagawa mo pag hindi bumibenta yung mga joke mo sa audience? Yun nga, dire-revise ko yun. Kasi hindi naman lahat ng oras, nakakatawa ka. Hindi naman gabi-gabi, sa'yo yung gabi. Oo. May mga gabi na talagang kahit anong gabihin mo, kahit tumambli ka dyan, walay ka talaga. Actually, nung bago tayo, na-feel ko dati yan yung hindi ako nakakatawa. Na-feel ko yun. Parang ayoko na magtrabaho, parang hindi ako bagay sa industriya, yung gano'n. Minsan mapipil nyo yan eh, pero hindi, dapat labanan nyo yan. At alam mo ba? Dapat alam mo yan na may araw na gano'n, hindi laging Pasko, di ba? Nagkaroon ba sa industriya na parang nagsobrang nagtatampo ka at kini-question mo na si God kung bakit ikaw wala ka nun, na alam mong magaling ka tapos wala kang racket? Ako hindi. Ako, dumating. Ako, kwento mo sa akin. And then, nung panahon, dumating sa punto na, kasi nung nag-start po ako, so, simple lang po yung buhay namin. Actually, until now naman, simple lang. So, nung buhay pa yung tatay ko, syempre, kumikita ka ng sobra-sobra sa normal. Tinatanong ko yung sarili ko, ba't ang daming blessing na binibigay sa akin si God. So, dumating nga sa, naisip ko na baka sa tatay ko, kasi di ba nagkasakit yung tatay ko, naging bedridden siya. Tapos, nung nawala yung tatay ko,
when I question ko yung sarili ko na para saan ba itong ginagawa ko, dumating sa punto yun na, ano, bakit sobra ako sa trabaho, bakit sobra, yung parang, hindi naman po ako nagre-reklamo sa dami, sa trabaho. Kaya lang, dumating sa punto, nung wala yung tatay ko, question ko yung sarili ko para saan yung ginagawa ko. Kasi sila lang yung pamilya ko, di ba? So, medyo duman ako sa sitwasyon na yun. Pero maraming salamat kay Lord kasi hindi tayo pinapabayaan, marami tayong trabaho. Parang ano, yung parang nag-question yung sarili ko na ano, yung... hindi ko maintindihan eh. Kasi dati pangarap ko magkaroon ng ganito, pangarap ko ng ganyan. Nung na-achieve ko siya, tapos kasi siyempre, ano, trabaho para makabawi ako sa tatay ko. Kasi, di ba, lumayas ako sa amin eh. Tapos hanggang sa naging okay kami ng tatay ko. So parang lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Nung nawala, doon medyo nag-ano ko, parang ayoko magtrabaho. Yung ganun. Ikaw ganun din, may ganun. Teka lang, may follow-up question lang sa'yo. Makukonsider mo ba ang sarili mo na mabuti kang anak at nagawa mo lahat para sa magulang mo? Ako, hindi ko masasabi na napaka-perfecto ko. Pero yung salitang mabuting tao, kahit kanino, oo. Kasi mas kilala ko yung sarili ko. Masasabi kong ano, hindi po perfecto ko sa mga kaibigan, sa pamilya, sa katrabaho. May mga medyo ano din. Pero alam ko sa sarili ko. Kasi ang makakapagsabi nun, sarili mo eh, na mabuti kang tao. Yoko. Diba? Kasi at the end, no, kasi magkaiba po yung ano eh, magkaiba yung mabait sa pagiging mabuting tao. Magkaiba po yun. Yung pagiging mabait kasi, pwede mong aralin yun. Pero yung pagiging mabuting tao, taglay mo yun. Diba? Magkaiba yun. Ako, masasabi ko siguro, yes, alam ko sarili ko na naging mabuting anak ako. Pero hindi ko naibigay lahat. Sa kanino? Sa nani at tatay. Sa nani at ang dami-dami kong pagkukulang sa kanila. Pero pilit kong pinupunan lahat. Lalo na yung bedridden na rin tatay ko. Importante pala sa kanila, hindi lang yung nagpapadala ka, nag-video call kayo. Yung oras talaga. Yung oras na ilalaan mo sa kanila. Kaya pag umuwi ako dati sa amin, kahit bedridden tatay ko, pag nahawakan niya lang ako, ang sigla-sigla niya. Hi, pa. Hi. Tapos minsan yung tatay ko. Hindi ko makakalimutan. Yung paalis na ako, papunta lang Manila kasi may trabaho. Yung tatay ko, nakahiga lang siya sa kama niya kasi okay. Bedridden siya. Sumupo ako sa kama. Tapos? Naghahawakan lang kami. Yung tatay ko umiiyak. Tapos? Umiiyak din ako. Parang ang gusto niyang sabihin, huwag akong umalis. Pero nagkamali ako. Oh. Hindi pala yun ang gusto niyang sabihin. Ba, anong... Kaya pala siya umiiyak kasi naupuan ko yung paa. De, pwede seryoso. Iyak nga ako eh. De, totoo yun na. De, sa mga hindi po nakakaalam, si Petite kasi, talagang sobrang, ano, kahit lagi nyo nakikita, nagpapatawa, lagi masaya, nako, sobrang family-oriented. Pareho po kami nito. Kung mai-rewind ko lang, sana buhay pa tatay ko. Ako din, di ba, nung pandemic, tatay ko. Diba? Saka ang lagi ko naaalala na sinasabi ng tatay ko sa akin, anak, magpahinga ka. Diba? Kasi alam mo ang hirap ng ano, tayo parehas po kasi kami ni Petite na breadwinner sa pamilya. Eh di ba pagka breadwinner kayo, minsan di mo pwede sabihin na take a time out muna, minto muna tayo diyan. Kasi ang alam, di ba? Lagi natin ano yan na parang kahit na pagka breadwinner ka, di mo pwede sabihin na wala, ganito, ganyan na. Di ba? Minsan hindi naiintindihan yun. Akala nila superhero tayo. Oo. Pero syempre, sa tulong pa rin ng Panginoon, di ba? Nagiging malakas tayo at patuloy pa rin lumalaban sa ganito. Pero ako, habang kaya ko, ilalaban ko talaga. Lalo sa, para sa mama ko. Oo, yung mama ko. Ako kasi parehas nang wala. Nauna nanay ko. Ayun, isa rin yun sa pinag-ano ako na sana naabutan ng nanay ko yung kung ano yung estado ko.
eh yung mama mo nandiyan. Di ba yung napaka-spoil po ng nanay ni Petite ngayon sa kanya. Okay, eto. Halimbawa, paano ka nagpapatawa pag may pinagdadaanan ka? Kung baga, yung feeling mo malungkot ka. Pero bako sagutin yung cheers muna. Cheers, oo, cheers. Ano ba to? Ang sarap ng milon. Goto. Goto sa akin, sa'yo, sardinas. Ano ba ka? Kapalansa. Akala niyo tubig to, sardinas niya, yung sarsa. Hindi. Hindi, ano, paano mo pinilalampasan yun? Yung halimbawa, sobrang lungkot mo, may pinagdaanan ka, paano ka nagpapatawa? The show must go on. Walang kuwang sa entablado yung kalungkutan na nararamdaman. At yun ang tinatawag siguro ng magic ng mga komedyante. Kasi hindi nyo na nakikita yun, hindi nyo nararamdaman ng mga nanonood. Not only komedyante, lahat ng entertainers, di ba? Ah, siguro. Mga alipin ng sining sa pagpapatawa, di ba? Oh. Hindi talaga makikita. Oh. Parang ano, ang perception ko dyan eh, parang deserve nung audience mo, lalo na ako sa comedy bar, tapos nabayad sila ng entrance. Di ba? Parang hindi nila deserve na marinig yung, yung malungkot. Kasi kaya nga sila nagpunta doon para mag-enjoy. So, parang ibigay be yun. Professional. Ibigay mo yan. Ibigay. Tama. Di ba? Okay. Naisip mo ba maging ano? Maging, ako lang, gusto ko lang tanong to. Naisip mo ba minsan, sumagi sa isip mo, na magiging magkaibigan tayo nung una tayo nagkakilala? Oo. Talaga? Oo. Kasi nararamdaman ko at nababasa ko na ang bait na yan po. Noong una, gusto ko lang ito maging kaibigan. Sana maging kaibigan ko siya. Kasi diba, tsaka naramdaman ko yung pinagdaan natin nung bila nag-uumpisa. Yung alam nyo ba na nag-uumpisa kami, wala kami makeup kit. Oo, nasa plastic lang. Nasa plastic lang ang makeup namin. Oh. Tapos yung sapatos namin, yung takong, wala na. Sa'yo, di ba? Yung wala na yung rubber, bakal na lang. So, bakal na lang. Tapos naririnig ko yung takong niya, sumisigaw, tulungan niyo ako. Wow. Ito na naman, sosootin niya na naman ako. Oh. Pero, mag-follow up answer ako doon. Kaya nung naging kaibigan ko siya, sinulit ko yung friendship. Okay. Kasi ganun papagmahal talaga ako sa kaibigan, lalo pag alam kong authentic at tunay talaga yung pagkipagkaibigan sa akin. I see to it na hindi ka magsisisi bilang kaibigan mo. Ako naman, ano, hindi mo pa naririnig sa akin to kahit sa vlog, sa ano. Nung, yun nga yung kwento, kasi nauna po sa akin si Petite sa comedy bar, sa the library. Gusto kong mag-thank you sa'yo. Kasi yung pagturo mo sa akin, as a entertainer at bilang komedyante, maraming salamat sa pag-share mo ng kaalaman mo at sa pag-aalalay mo sa akin nung nagsisimula ako. At kasi tawag ko sa kanya dati nanay. Kasi nanay ako sa isa siya sa nagprotekta sa akin para tumagal ako sa industriya ng ginagalawan ko ngayon. Gusto ko mag-thank you sa iyo, friend. Hindi lang dahil magkasama tayo sa trabaho, hindi lang, alam ko naman na kaibigan kita at kakampi kita sa dulo ng laban kung ano man ako. Ngayon, thank you. I just wanna say thank you. Kaya minsan, pagka alam kong may pinagdadaan, kasi ganun kami magkaibigan eh. Nararamdaman niya. Hindi ko alam. Basta alam ko pagka ano, eh, siguro yun. Sa singalong po, hindi ko alam paano i-explain eh, pero sa singalong po, sa comedy bar, sa trabaho namin, hindi po ako mahilig yung ano eh, hindi ako mahilig yung after ng set, magbabanding, magiinom. Tambay, hindi po. Sa, eto hindi naririnig sa vlog to, ilan lang po talaga yung kaibigan ko sa comedy. Kasi magkakaiba yun eh, totoo ko yung kaibigan, ka-workmate mo lang, di ba? Ako yung tipo na talagang, After set, uwi. Bahay. Bahay lang. Parehas ka din. Diba? Ganun tayo. Oo. Ay hindi, ikaw dumadaan ka pa ng ano, diba? Ng mga gay bar noon dati, diba? Kaka. hindi ko talaga naranasan yun. Ano lang ako? Trabaho. Gay bar. Hindi. Mag-church ako. Oo. Tapos mamamalengke, bahay na. Yun lang. Pero ako, ano, gusto ko mag-thank you sa'yo. Talaga. And seryoso to, ha? Kasi yung, gusto ko mag-thank you talaga. Kasi isa ka sa malaking parte kung sino ako ngayon.
at kaya tumagal sa industriya. Maraming salamat, Don Don. Hoy. Hindi, nakikita, di ba, nakikita mo lang tawa, tapos lagi kita niloloko, pero deep inside, actually, hindi mo lang ako kasama sa trabaho, hindi mo lang ako kaibigan, pamilya mo ako, babe. Naramdam ko naman yun. Oh. Naramdaman ko yun, tsaka, eto yung tao na bibit-bitin ka. Pag umaalagwa sa pataas, bibit-bitin ka, ano man ang mangyari, kahit tulog ka, gigisingin ka niya. Mabit-bit ka lang niya. Ramdam niya pag wala akong pera. Ramdam niya pag may sakit ako. Ramdam niya pag may problema ako. Yung friend, ano na. Bakla, lumabas niya sa bahay, pumunta ka dito. Nararamdaman niya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi, nung nakaraan po kasi, sa mga hindi nakakalam, si Petite may pinagdaanan na depression. Sobra, kaya siya na ospital, nagkasakit. May pinagdaanan siyang depression. Talagang nakita ko yung, ano mo. Lagi ko lang sinasabi sa kanya na, kailangan natin labanan yan. Kailangan natin maging matapang, maging matatag para, hindi para sa sarili natin, para dun sa mga taong umaasa sa atin. At saka, ayoko nakikita kitang malungkot kasi hindi ako sanay na malungkot ka. Ang nakikita ko laging Petite, masaya, nagkikwento, ganun dapat lagi. Pero kasi, napapagod din tayo. Pero ganun lang naman, mapapagod ka. Mapapagod tayo minsan, pero pahinga lang yan. Diba? Kasi ako naniniwala ako na ang nangyayari sa buhay mo nasa sa'yo. Parang ang buhay ng tao ay isang pelikula. Mamimili ka lang dyan kung happy ending o hindi magandang ending ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya dapat lagi ka lang kakapit. Kahit napakabigat. Wow. Hindi, ayoko ka. Ako sa totoo lang, ayoko talaga nakikita kita malungkot. Tatanong ako sa'yo. Kasi nagmumuta ka para kang pusa. Wow. Hindi, biro lang. Ano yung madalas na gawain ko na nagagalit ka o napipikon ka sa akin? Yung minsan, yung pag nakikita kitang pagod, yung totoo ha, pag pagod ka na, okay, lahat naman tayo pag may napapagod, yung minsan, yung parang ayaw mo ng... Yung ano ka na, yung reklamo. Parang nagre-reklamo ka na, parang medyo yung parang suplada ka na minsan. Yun, ayoko sa'yo yun. Pagka, naiintindihan ko naman sa ano na yun, na talagang pagod ka. Dahil alam ko naman, mga 15 walk lang, pagod ka na, di ba? Wow. Hindi, yun lang. Lahat naman tayo meron ano eh. Eh, ikaw, tababalik ko sa'yo. Ano yung mga ugali ko na ayaw mo sa'kin? Ang ano ko lang yung... Nag-ML ka lagi. Oh, eh, hindi. Yun lang yung kasi, no? Lalo pag tatawag ako, mamaya ka na tumawag. Nag-ML ako. Yun lang. Paano ko yun eh? Ako naman, ayoko sa kanya. Naiinis naman ako sa'yo. Pag kayo namimili ka ng namimili ng ano, yung hindi mo naman kailangan. Ang ilig niya ganun, mamimili siya ng mga luxury bag, mga ano. Galit na galit ako. Kahit na meron na siya, bibili siya ng mamahaling sapatos. Okay, tama na nga yan. Eto pa, hindi, may follow-up question ako. Anong ugali yung wini-wish mo na sana baguhin ko, Koy? Yun na nga, ano yung pag-ML mo? Hindi, I mean bukod doon, yung ML lang. Hindi, wala. Okay na sa akin. Talagang sobrang okay ka na sa akin. Saka may isa pa ako na ayaw sa'yo. Ano? Yung ang lakas-lakas mo mag-soft drinks. Oo. Ayaw na ayaw ko sa kanya yung kasi, ang tatay ko kasi may diabetes. So, nakalakas niyang mag-soft drinks. So, siya, sa isang araw, nakakalima-anin, parang kada meal pagkagising niya soft drinks agad, ayaw na ayaw ko sa kanyang ginagawa niya. Saka yung ano yung pag natutulog ka, ayaw na ayaw ko. Then yung pag natutulog kasi to, hindi siya nakakatuwa, hindi siya nare-relax. Yung, sa, di ba unan, yung ilalim nun, lalagyan niya ng chichirya yun. Yung pag naririnig niya lang yung mga napipisang chips, gustong-gusto niya yun, nahihimbing doon siya. Hindi, kasi... Hindi, para sa kalaman lahat, hirap po akong makatulog. Bag. Hirap ako makatulog kasi nga may sleep apnea ako. Oo. Eto na lang. Ano yung isang kasalanan ko sa'yo, sa'yo before, na never mo na bring up sa akin, pero sobra ka nasaktan? Parang wala naman. Talagang wala. Kaya na. Dahil kung meron, sana sinabi mo na. Ganyan ka naman talaga eh. Mula na nagkaganito ako. Tumapang ka na sa bahay na to. Hindi, wala. Wala sabi ka na. Pero anong project yung napunta sa akin na ginusto mo rin? Ay, ito, gusto ko itong tanong na to.
Anong project yung napunta sa akin na ginusto mo rin na mapunta sa'yo? Ako yung tao na kaibigan mo na never ako naingit sa'yo. Na pinagpasalamat ko, sabi ko, alam mo, deserve mo yun na show na yan. Kasi magaling ka. At nag-fit yan sa'yo. Wala akong ingit na naramdaman na sana eh, ganyan din ako. Wala. Pero ako, I believe, sa industriya natin, ano eh, yung galing, ano na yun eh, pwedeng aralin yun. Yung... Oo, naaralin. Pero ang sekreto, ako for me ha, sa comment ko po lang, sa comment ko lang to para sa sarili ko, ako sa industriya, or kahit anumang trabaho, ang sekreto para tumagal ka, mabuting pakikisama. Totoo naman. Di ba? Totoo yun. Okay. Kung mag-end of the world na, ano ang gagawin mo sa huling araw mo? Ako ano, i-enjoy ko yung sarili ko. Anong klaseng enjoy? Lahat ng bagay na pwede magpasaya sa akin. 24 hours lang ha? Gaya ng... Kahit simple lang, yung nagpapasaya sa akin. Like yung sinasabi mo, di ba, pag nag-ML ako, hindi mo ako maistorbo. Siguro gagawin ko yun, yung end of the world. Kasi for me, sabi ko nga, nakwento ko na yung pag-aalaga ko sa tatay ko, sa ano ko, feeling ko, nagawa ko na yung... Nagawa ko na yung mga bagay na ano eh, kailangan ng pamilya ko. Siguro ngayon, i-enjoy ko yung sarili ko. Kasi dapat pala, ganun pala yung pag tumatanda ka, di ba? No? Hindi, I mean, pag tumatanda ka na, puprotektahan mo na yung... May mga mababawas na tao sa buhay mo, nananala ka na ng tama at mali, di ba? Di ba, pansinin mo, yung matatanda, di ba? May mga nanay at tatay natin, minsan, parang lolo't lola nasa loob na lang ng bahay. Totoo. Diba? Doon ko naintindihan na kaya pala sila, mas gusto nila na gano'n. Kasi pinoprotektahan na nila yung peace of mind nila. Namiss ko yung lolo. Diba? Yung parang, nasa na yung lola mo naman? Yung lolo? Hindi, yung lolo ko kasi, totoo yun na... Oo, parang puprotektahan mo na pala yung sarili mo. Yung lolo ko kasi... Oh. 90 years old na yun, pero ang lakas-lakas pa nun. Talaga? Yes. Ang lakas-lakas ng lolo ko. At tinatanong ko siya, sabi ko, lo, ang lakas-lakas mo, at the same time, wala kang eyeglasses, ang linaw-linaw ng mata. Eh kasi ngayon matatanda nung araw, di ba? Kinakain, sabi healthy. Ko, ano pong sekreto nyo? Pagkain ng gulay, di. Yun. Gulay. Matitong, tapos sabi niya sa akin, alam mo, apo, kasi... May kaibigan daw siyang mga duwende. Paano duwende? May kaibigan daw. Sabi ako, may kaibigan ng mga duwende. Alam mo pa, pag papasok ako sa siya, pag iihi ako, pag bukas ko pa lang ng pinto, umiilaw na yun. Ay, talaga? O, pag sinasara ko, nawawala yung ilaw. Ah. Hindi ko totoo po. Ay, totoo yung mami. Tapos sinundan ko yung lolo ko. Kung totoo nung umihi? Nga, umihi. O tapos? Totoo nga. Umiilaw? Umiilaw. Tapos, baka naman may bumbilya kayo. Hindi. Sa rep. Sa rep. Charot lang. Hindi, eto na. Sa buong karir mo, busog na busog ka sa advice ni Mime. Diba tayo? Lagi tayong binibigyan na ako. Nagpapasalamat ako kay Mime. Sobra. Sobra yung pag-guide sa atin. If may chance kang bigyan siya ng isang advice sa point ng buhay niya ngayon, ano yun ang i-advise mo kay Mime? Ako bago ako mag-advise kay Mime, gusto ko muna magpasalamat ng palong-palo. Kasi po, si Mime, hindi ko siya kinukonsider na kaibigan ko. Para siyang kaibigan, nanay, kapatid, best friend. Yun ang parte ni Mime sa buhay ko. Sobrang salamat, Mime. Salamat sa pag-guide sa akin sa tamang daan. Oh. Salamat sa pag-share mo ng spotlight mo sa amin. At maraming salamat sa trabaho na binibigay mo. So ano yung anong... Ang advice ko kay Mime, kasi si Mime sobrang busy. Kailangan mag-pause for a while. Oh, rest, no? Kailangan mag-pause. Kasi minsan, hindi natin nararamdaman sa sarili natin. Dahil busy tayo, na nagre-reklamo na rin yung katawang lupa natin. Totoo. Kasi kaya yun yung sinasabi ko. Kasi napapagod na rin tayo. Oo. Minsan din natin nararamdaman yon, kasi sobrang busy tayo. Mararamdaman natin yon pag sobra-sobra ng pagod. Lalo sa edad mo ngayon, 56, di ba? Kaka.
Ilan taon ka na ba? 28 lang. Makahit kami ni Meme. Ah, okay. So kailangan natin talaga, importante talaga yung pahinga. Saka oras. Tsaka ang pinaka nakakapagod talaga, yung mag-iisip ka. Kasi si Meme siya ang lahat, siya ang utak eh. So siya nag-iisip ng lahat. Yun ang nakakapagod. Ako din, yun din yung i-advise ko. Kaya Meme, deserve mo mag-enjoy, deserve mo mag-bakasyon, deserve magpahinga. Yun. Ah, ito. Ito naman. At I love you. Ito naman, ako ang gusto ko lang sabihin kay Meme, ma-advise ko lang sa kanya. Ano, yung maliit na bagay minsan, hayaan nga. Yun, di ba? Wag na. Sino na naman niya nagwawala? Si Meme, pasensya na si Meme. And then, ako, ma-advise ko lang kay Meme, ano. Yung maliit na bagay, palang pasensya na lang. Maliit na bagay, wag na. Yung, halimbawa, yung hindi naman dapat magalit, wag na. Para enjoy, ano, enjoy na lang ng enjoy. Oh, tsaka deserve ni Meme na mag-enjoy. Yes! Oras talaga. Saka mag-bonding naman tayo. Swimming, gusto ko yun. Oo nga. Eto, seryoso. Magkano ang pinakamalaki na gastos mo sa ngalan ng pag-ibig? Bukod dun sa motor na binigay mo, saka yung, ano, nagbigay ka, di ba, nagpabinyag ka rin. Bukod dun, ha? At saka nagpagawa ka ng bahay ng jowa mo dahil pinalupin gusto mo. Gusto ba magkwento ko dito? Bakit ka nanalo kagawad ng nabotas? Sorry na. Hindi! Ilan ang butante sa inyo? Nasa 4,000, di ba? Ilang lalaki ang binigyan mo ng rubber shoes na mga tambay? Sorry na. Di ba? Tinanong ko lang naman. Eh, kasi pinalalabas mo na ako talaga yung ano, ako yung hayop sa pag-ibig. Hindi. Pinalalabas mo dyan. Hindi. Okay, magkano ang pinakamalaki na ibigay mo sa ngalan ng pag-ibig? Bukod dun sa motor, ha? Cash. Cash. Bukod sa 1,000, ay iba yun. Yung nakita ko, yung nasa swimming pool ka, nag-gcash ka ng 1,000. Ano? Nag-alit jowa mo, binalik sa'yo kasi... 80,000. Okay. Binigay kong cash. Okay. 80,000. 80,000. Ikaw? Ako siguro yung mga motor. Yan, motor, cellphone, di ba nagre-regalo tayo? Oo. Rubber shoes. Oo. Hindi. Pero ano ha, sa totoo lang, yung mga ganon, hindi ko pinagsisisihan yun kasi... Gusto, kasi ang ano lang naman natin doon, ang aim natin, mapasaya yung partner natin. Oh. At kahit papano naman, naging masaya ka naman nakasama siya. Kaya it's okay. Oh. Alam mo yung dating jowa ko, yun talaga, binigyan ko yun ng motor. Oo. Oh, oh. Diba? Dati, di ba yung Mio pa yun? Kaso lang. Hindi ka kasya. Pinilit ko minsan na umangka sa kanya. Oh. Yung headlight, nandito na. May urong ka naman, pe. Wow! Uro ka naman, be! Ano ba yung motor sa kanya? Parang bump car na yun. Sa hindi! Eh, tapos ano, binigyan ko siya ng motor, yun. Tapos nung nagdi-demand na parang... Kotse binigay mo? Hindi ha. Mas mahal pa sa kotse. Ano binigay mo? Hindi ko binigay. Ano? Hindi ko binigay. Ano nga inihingi? Bus. Magpapasana daw siya. Hindi, ito. Kung dumating sa panahon na mag-away tayo dahil sa isang lalaki, kumbaga friendship over. Iba friendship over mo ba? Dahil sa isang lalaki? Dahil sa isang lalaki. Hindi. Diyos ko eh. Pero kung... Pero wala kaming ganun. Kasi yung type niya, hindi ko type. Totoo, di ba yung mga naging jowa mo? Oo. Mm-mm. Tsaka supportahan kami. Hindi, yung mga type niya kasi, mga payat na lalaki, di ba? Yung mga, saka ako kasi, sa aming magkakabarkada, nako kaming lahat po, tagong-tago pag kami boyfriend. Di ba? Pinatago talaga. Ikaw lang naging open sa, ano, di ba, relationship, sa Bex Squad. Ikaw si Lassie, di ba? Okay, katanungan mo, Ate Negi. Yes, Ate Petite. Kung makakapag-travel ka at makakausap mo yung 10 years old na version ng sarili mo, anong sasabihin mo sa kanya or any message? Ano, sabihin ko sa kanya na congratulations. Dahil? Magpapasalamat ako sa kanya kasi naging matibay siya sa mga pinagdaanan niyang problema. At nagpapasalamat ako sa kanya kasi napakasipag niya. At hindi siya huminto. Kaya, yung pagiging masipag niya, medyo naging okay ako ngayon. Basta ano, meron, siguro iyakapin ko yung sarili ko. Kasi hindi alam ng tao yung mga bagay na
Alam mo yung may mga kwento na dapat na hindi na ikwento, kwento, pero lahat yun, kinaya niya. Kaya yayakapin ko siya dahil alam kong napagod siya nung panahon na yun. Pero lumaban siya. Kaya ang, basta yayaka, siguro walang salita, yakap lang. Kasi ano eh, yun nga, yung mga bagay na, sorry na iyak ako. May mga bagay kasi na hindi na pang kwento, pero kinaya niya. Ang galing mo. Ang galing mo, Dantoy. Sabi, tas yakap. Follow-up question. Kung halimbawa, ngayon ha, sa estado mo ngayon, sabi mo kasi sa akin dati, yung sana boy si mama, para na-experience niya yung, sige, mag-grocery ka makahit anong kunin mo, pwede. Kung may sasabihin ka kay mama, sa estado mo na to ha, ngayon, ano sasabihin? Ako, sabihin ko thank you. Thank you din, magpapasala. Kasi nung bata ako, alam niyo naman, alam mo naman yung story ko, di ba? Hindi kami okay. Hindi kami ganun ka, ano, sa bahay namin. Kumbaga, ako nakikitira ako sa mga kaibigan ko. Kasi iba yung pagpapalaki sa amin ng nanay ko. Nagpapasalamat ako at ginanon ako ng nanay ko. Kaya ako naging, mas naintindihan ko yung buhay ngayon. Binibigyan ko na importansya yung sarili ko. Naging matatag ako. Pero at the end, alam, di ba, dati, nanay ko kasi iba pagpapalaki sa amin. Yung tipong, nandito ka na naman, dito na naman kayo, ganyan. Lagi na ganun ako ng ano. So ako, dahil nahihiya ako, hindi ako umaano sa nanay at tatay ko. So binuhay ko sarili ko mag-isa. Talagang, alam mo yon. Pero nung bago mawala nanay ko, humingi na sorry nanay ko sa akin. Tapos yun, kung estado ko at nandito pa yung nanay, siguro spoil niya, spoil siya. Gusto ko mag-thank you sa nanay ko. Kasi ano eh, naging idol ko nanay ko, napakasipag ng nanay ko. Saka dami kong pinangarap noon na pinapangarap lang na nakuha ko na. Dahil tinuruan ako ng nanay ko maging matatag at masipag. Kaya thank you, Aling Yoli. Ako yung nanay ko kasi, talagang lahat gagawin ko para sa kanya, para mapasaya na lang siya. Saka hindi gusto ko lang po sabihin, iba-iba po tayo ng pamilya, iba-iba tayo ng nanay at tatay. Hindi merong okay, may hindi. Pero ano, ako ang ma-advise ko lang, love your parents kasi yun. Blessing po 'yan. Totoo 'yan. Hindi man maging perpekto nanay at tatay natin, pero sa totoong buhay po, hindi ka pwedeng mamili ng magulang ng nanay at tatay. Oh, totoo. Pero love your parents. Hindi man kayo okay, hindi man ano, hindi lahat tayo pare-pareho ng kwento, pero tsaka tawag, blessing 'yun. Habang nabubuhay pa, sasabihin na, I love you, I miss you. Yung yakap. Kami walang ganun. Di ba minsan kasi nahihiya tayo, pero gawin natin. Hindi, ako kasi hindi, sabi ko nga, hindi, kayo super close kayo ng nanay. Kami kasi hindi ganun. At nung nawala yung nanay at tatay ko, doon ko na-realize na napaka-importante ng nanay at tatay. Kasi iba yung feeling na may nanay at tatay ka na pwede kang mag-time out. Ma, ganyan, ganito. Iba yung, di ba ako kasi wala na akong nanay at tatay. Wala nang ano, hindi, iba talaga, kaya love your parents. Kung ngayon buhay nanay at tatay nyo, iparamdam nyo na mahal nyo. Kasi kahit man hindi sila naging perfectong magulang, hahanapin nyo yan pag nawala na. Oo, kasi dati nanay ko, lagi ko nasasabi ng I love you. Ba? Wala siyang sagot sa akin. Bakit? Bingi. Tapos Raul. Pinagamot ko na. Kaya ano napagamot ko na, I love you. Based in my experience. Hindi, based in my experience po talaga, ang hirap nang walang na... Kasi ang nanay, kahit magluto lang na noodles, hahanapin mo, di ba? Yung simpleng cup noodles. Si Raul po talaga. Ito, seryosong tanong. Tingnan mo muna. Hindi, sa ito, seryosong. Pero pinakabot ko na yung nanay ko, hindi na bigay. Ano na siya? Hindi. Wala, joke. Alam mo ko, nanonood si Aling yun. Parehas kami ng nanay, pangalan Yolanda. Oo. Paano nga kanta ng Yolanda? You think you're on whatever land, Yolanda. At hindi, ito, seryosong tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na balikan ang nakaraan, may makababaguhin ka ba dito?
o mga masamang experience sa buhay mo na nangyari sa iyo. Kung may babalikan ka, ano gusto mo? Kung may babalikan ako, siguro yung pag-aaral ko. Hindi ka graduate. Eh. Graduate ako, kaso lang gusto ko talaga yung kasi yung pangarap ng nanay at tatay ko na maging honor ako. Laude, ganon. Pangarap nila yun. Kala ko maging mascot. Siguro yun. Pero yung mga pagkakamali... Ano? Baby Runa. Mga mascot. Pero yung mga pagkakamali ko sa buhay, hindi okay lang sa akin yun. Kasi natuto ako dun eh. Na maging isa. Ano yung pagkakamali mo sa buhay mo na pinagsisihan mo bakit mo ginawa? Marami. Magbigay ka ng 38. Hindi, isa lang. Kasi yun ang greatest fear ko sa buhay ko, yung lumayo ako sa pamilya ko. Ang hirap abuli ng oras. Yun, kasi, pero kasi, kung halimbawa ibabalik ko yun, sana doon na muna ako ng trabaho sa amin. Kasi that time parang walang-wala sila nung iniwan ko. Ba't ka umalis? Kasi kailangan ko magtrabaho for them. Kumbaga, pinurso mo lang yung pangarap mo. Mm-mm. Tsaka yung para sa sarili ko rin, kasi ang dami ko ng trabaho na pinasok. So, yun talaga. Yung nalayo ako sa kanila. At so, ang hirap ibalik ng oras. Yung sa pamilya. Kasi ano talaga, ako sobrang family-oriented ako, sobrang attached ako sa kanila. So, ang hirap-hirap naman. Tsaka hindi yun, Tay. Ikaw, ibabalik ko yung tanong mo sa akin sa'yo. Na ano? Yan. Kung ano yung pinagsisihan. So, yung oras din. Di ba? Kasi nung napasok na ako sa ganitong trabaho, talagang nagsipag talaga. Alam mo bakit ako nagsipag sa trabaho? May isang taong nagsabi sa akin na wala kang mararating. Oh my God. Mamamatay kang malangsan. Oo. Kasi hindi naman ako graduate. Hindi, talagang umiyak ako doon. Sinabihan niya ako. Malangsan? O kasi di ba nagbo-boneless lang? Sabi niya, okay. Alam mo wala, hanggang dyan ka lang. Parang ginanon niya ako. Tapos nagpapasalamat din ako sinabi niya yun kasi natauhan ako na ayokong huminto yung kwento ko na ito lang ako. Kaya nagsipag ako na nagsipag talaga. Okay, ako magtatanong sa iyo. Kung halimbawa may lulubog na bangka. Dahil na tanggal ka. O talagang maginawa yun. Ang nakasakay, ako, si Meme, tsaka jowa mo. Honest question. Nasagot to, ah. Okay. Kung may isang patalunin doon, para lang dinumukin. Pipili ako sa tatlo, jowa ko, ikaw si Mimi. Siguro jowa siguro. Jowa siguro. Sabi ko nga kasi hindi... Ang hirap nung tanong, pero jowa siguro. Kasi marami pa akong pwede at makilalang jowa, pero yung tunay na kaibigan, mahirap po maghanap. At ano po yun ha, yung pag nakahanap ka ng tunay na kaibigan, yakapin mo yun kasi bibihira po. Siguro, yung jowa pwede ko mapalitan eh. Pero ikaw, ang hirap mo ma... doon na madali ka makita kahit ihalo ka sa maraming tao. Wow! Hindi, siguro jowa. Ikaw, tatanong ko sa iyan. Ikaw, itutulak ko. Bakit ako itutulak mo? Pero susunod ako. Ah? Well, hindi ka nga pwede sumunod kasi magkaka-tidal wave na gano'n. Hindi, honest, pagpipilian, si Meme, ako, saka si Pepay, sino magpipili? Sino itutulak mo? Honest question. Honest answer. Si Pepay. Bakit? Kasi, kaibigan ko yung lahat. Siyempre, titimbangin ko yung pinaka may nagawa sa akin na maganda at mabuti. So, ibig sabihin, sinasabi mong ano? Hindi ko naman sinasabi na walang ginawa. Lahat kayo, kaibigan ko, okay. Titimbangin ko nga. Yung pakikisama? Yung overall. Okay. Paano ka ba maging kaibigan? Siyempre, i-subscribe mo lang yung channel ko. Hindi. Hindi, gusto ko lang yung genuine. Genuine love.
Yung mahal ako, maiintindihan ako. Kasi si Petite, alam ko kung paano siya. Alam ko na pagmahal ka niya, napaka-generous niya pong kaibigan. Kahit mahal na regalo, ibibigay niya. Di ba, napaka, no? Ako yung huling binigay niya sa akin, yung kidney ng tatay niya. May langong ang apat. Hindi, sobrang mapagmahal ako ng kaibigan. Promise. Kahit halimbawa, bumili ako ng bagong gamit, tapos nagustuhan niya. Bibigay friend, niya gusto ko yan. Kahit pamahalin. Kaya minsan tinotolerate siya. Sige, bilhin mo ko yung mga luxury yan. Eto, tanong ko. Anong tanong ang matagal mo nang gustong itanong sa akin? Bakit ka nagugluta? Hindi na ako nagugluta. Pero bakit mo ginawa yun? Sheep, hindi. Kasi, di ba, ano raw yun? Maganda sa... Hindi, ano, ang gusto kong itanong sa'yo, gaano ba ako kamahal? Gaano kita kamahal? Basta hindi ko masabing kung gaano, hindi ko masabi from 1 to 10. Basta love kita, walang tanong-tanong. Ako rin, oo. Pero ayaw kita maging jowa. Maging jowa tayo. Hindi nga kung sa punto gano'n, ayaw kita maging jowa. Pero kasi, eto ah, sobrang thank you sa lahat. Kasi, lagi akong damay sa plano niya. Oh. Halimbawa, may TV show siya. Friend. Pinipitch niya ako lagi. Hindi man ako makikasama niya sa hosting, kahit guest, sobrang na-appreciate ko yun. Kaya wala akong inggit na nararamdaman kasi alam ko, nakasabay ako sa plano niya. Oo, saka hindi. Ganun din naman siya sa akin. Para everybody happy. Ganun din naman siya sa akin, lalo pag may mga inquiries na racket. Ay, ano po, may katandem po ako, si Negi. Lagi akong ganun. Pero halimbawa, ano, totoo ba, eto lang nga, may gusto ko itanong sa'yo. Sige. Totoo ba? Na ano nga? Baka magalit ka sa akin pag tinanong ko. Hindi. Masama pa loob mo kay Pepay. Hindi na. Gaya na sinabi ko sa'yo, nung nalaglag siya, naawa ako. Sa stage? Nung nalaglag siya, habang napipictor, naawa ako sa kanya. Kaya after nilapitan ko siya, nasaktan ka ba? At totoo yun yung naramdaman ko. Tapos kasi tinatanong ng mga tao, di ba, na kamusta yung PNP? Kasi grupo kami. Hindi, hindi na. Tsaka nung... Baka this is the right time na... Hindi, totoo naman kasi yun eh, na pag huwag natin pilitin. Kasi kusang gagamutin niya ng panahon. Yun ang nangyari, ginamot ng panahon. Kaya nung sinabi niya sa akin na, I'm sorry, niyakap niya ako. Kasi lang sinabi ko sa kanya, go to hell. Sabi ko sa kanya, I love you. At abangan nila. Naku, abangan nila ang pagsasama natin ulit tatlo. At syempre, bago po ang lahat, naku, gusto namin magpasalamat. Thank you so very much sa Start on Stars. Correct. Kumusta po yung experience ko today? Ako ang saya. Masaya na ako. GV lang. Good vibes na. Tsaka, relax lang. Relax ang trabaho. Relax lang. Hindi. Saka ano, naiyak ako dito sa guesting. Hindi, iba talaga pagka ano yun. Pero ang sarap ng feeling mag-guest dito kasi first time ko ano, mag-guest sa show na walang host. Usually, di ba may nagtatanong, may nag-ano. Yes. Ito parang... Ito guest ka na, host ka pa. Parang nasa bahay ka lang, nagkikwentuhan kayo. Tsaka diba? Umiyak ka. Hindi, siyempre pagka yun ang pinag-uusapan. Sa kanya, natutuwa po ako sa pagkuha sa amin. At ngayon ko po nalaman na talaga may bangko pala na extra large. The joke lang. Anong pakiramdam po na ma-interview niyo yung isa't isa? Well, kasi kami makaibigan talaga kami. Kaso lang may mga tanong na ngayon lang namin na-encounter. Oh. At ngayon ko lang nasagot yung mga, narinig yung mga sagot niya sa ganun. Nakakabigla, pero masaya. Ako ano, natutuwa ako na nangyari to kasi bihira kami magkwentuhan ng seryoso nito eh. Oo, puro kami kalukohan. Alam mo, ewan po, yung mga, lalo pag magkakasama tayo, di ba? Kahit serious ka, pagtatawa na ng bawat isa, ganun. Last po, message ko for each other. Ako, message ko sa'yo. Send. Message. Boy. Hindi ako, message ko lang sa kanya, ingatan niya ang sarili. Kasi lahat naman ng gusto niya na material na bagay, nakukuha niya dahil masipag siya magtrabaho. Ang gusto ko lang mangyari sa kanya, mag-ingat siya lagi at tigilan niya na ang pag-inom ng soft drinks. Ang message ko sa kanya... Saka please, gabuntin mo yung kilikili mo. Grabe. Nakakatawa yun. Ingat. Hindi, yun lang. Ingatan mo yung sarili. Nakakatawa yun. Ingat. Saka tigilan mo yung pagpupusod. Wala akong nakita matabang ninja.
Diba? Joke lang. Biro lang. Diba? Sino sa... Saka, sabi ko sa'yo, pag ini-interview tayo, iiwasan mo magaganyan. Di... Nakaganon ka, para kang tumbler. Diba? De, biro lang. Diba? Hindi mo ako nakakasagot. Biro diba? Lang. Pero ang message ko sa kanya, mahal ko siya, at totoo yun. At, willing akong i-sacrifice ang sarili ko para sa kanya. Oh. I love you. I love you, Tay. At thank you.